Amen. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Bago po ang lahat, atin pong basahin sa Book of Psalm, chapter 131. O Lord, my heart is not lifted up, my eyes are not raised too high. I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. Verse 2, but I have calmed and quieted my soul like a weaned child with its mother. Like a weaned child is my soul within me. Verse 3, O Israel, hope in the Lord from this time forth and forever. Amen. Sige po, tayo po manalangin. Lord, hallelujah. Patuloy ka naming pinupuri. Pinasasalamatan, Panginoon, sa iyong kadakilaan, kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Continue, Lord, to humble us, our hearts, O God, sa oras na ito. Patuloy, Lord, na tunay na ikaw ang maparangalan, Panginoon, pamula sa aming pag-aawitan pa lamang. Tunay na ikaw po ay maparangalan sa aming mga buhay, O God. Sa mga manonood at maging dito, dito sa iyong iglesia, Panginoon, sa iyong panambahan, patuloy, O God, na ikaw po ang siyang sumama sa bawat isa sa amin, hanggang sa pag-aawitan, hanggang sa pakikinig ng iyong buhay at banal na salita, O God. Lord, patuloy na ikaw po mag-ingat sa amin, sa lahat ng works of the enemies sa lugar na ito, O God. Patuloy na hindi po mahadlangan ang iyong gawain sa umagang ito. Bigyan mo po kami ng katagumpayan upang maluwalhati ka, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Let your will be done, O God, sa aming pag-aawitan, sa iyong service sa araw na ito. Na-entrust po namin sa iyong lahat. In Jesus' name, this we pray. Amen! Amen! Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Sige po, patuloy tayo umawit sa ating Panginoon. Let's get there! Na ang kapit ng kanyang Oh.
Oh,
kakayain kami na i-declare, Panginoon, that you are the only way, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Sige po, patuloy tayo umawit sa Panginoon. So, God, hallelujah. Our prayer, Panginoon, na nagmumula sa aming mga puso. Nawa, Panginoon, ay bumuhay ang aming mga labi. Ay ang aming buhay sa aming mga puso. At aming inay. Sa
ikaw ay karapat dapat kapurihin, sambahin, dakilain, pasalamatan, Panginoon, sa aming mga buhay. For you are faithful, O God, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa iyong anak na Panginoong Jesus, O God, sa buhay na pinagkalog sa amin, O God. Patuloy, Panginoon, samahan mo po kami sa aming service ngayong araw na ito at patuloy na madakila ka po sa aming pakikinig ng iyong buhay at banal na salita, O God. And then trust po namin sa iyong lahat. In Jesus' name, this we pray. Amen! Hallelujah! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating worship service. So ngayon po, darako tayo sa ating tithes and offering. Let us open our Bible, the book of Leviticus, chapter 27, verses 30 to 34. Leviticus, chapter 27, verses 30 to 34. Basahin ko lang po. Every tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the trees, is the Lord's. It is holy to the Lord. If a man wishes to redeem some of his tithe, he shall add a fifth to it. Verse 32, in every tithe of the herds and flocks, every tenth animal of that pass under the herdsman's staff shall be holy to the Lord. 33, one shall not differentiate between good or bad, neither shall he make a substitute for it. If he does substitute for it, then both it and the substitute shall be holy. It shall not be redeemed. Verse 34, these are the commandments that the Lord commanded Moses for the people of Israel on Mount Sinai. Ayan. So magandang paalala po dito. So ito ay isa sa mga command na pinarating ng Lord sa pamagitan ni Moses. So about tithes and offering. So mapapansin natin dito sa book of Leviticus, ma-remind tayo na God is the owner of everything we possess. So sa lahat ng meron tayo, that time, yung mga ari-arian, yung mga lupain, so very specific dati, mga animals, lahat. So lahat ng yun, pinapaalala sa atin that God is the owner. So even today, na lahat ng pagmamayari or maring possessions natin, tandaan natin na si God ang owner. At tayo ay stewards lang. So number two, we are his tenants, stewards or dependents. So wala tayong marireceive, wala tayong possessions, o wala tayong ari-arian dito sa mundo kung hindi ito'y pinagkatiwala sa atin ng Lord. So magandang paalala sa atin to na hindi tayo maging boastful, maging proud sa kung ano meron tayo ngayon dahil ang katotohanan ay sa Lord naman yan. So tayo ay pinagkatiwalaan. So kung paano tayo dapat mag-respond, so ayusin natin yung pamamahala sa mga bagay na pinagkatiwala niya. Pangatlo, our tithes and offering should honor the Lord. So lahat tayo nagpa-practice tayo ng tithes and offering. Pero ang question, na-honor ba natin ang Lord through our tithes and offering? So paano natin ma-honor ang Lord? So dapat sincere tayo sa pagbibigay, cheerful sa pagbibigay, at faithful. So hindi lang yung kung kailan lang natin maisip magbigay. So what is due to the Lord is to the Lord. And lastly, yan, nabanggit ko na, we should be faithful to whatever we give to the Lord. So, maging consistent tayo. So, yung mga may business, mga may trabaho. So, yung 10% ng ating mga income. So, ibigay natin ito sa Lord. And to our offering, yung more than 10%, we can give it to the Lord also. So, alam naman natin na lahat ng nalilikom ay nagagamit for the extension of His kingdom dito sa lupa. At nagagamit siya para maabot yung iba. So, yun po ang paalala sa atin ngayon. So, kung ready na po tayo magbigay, let us pray.
Dear Lord, Heavenly Father, we thank you po, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli, Lord, kami able na makapagbigay. Despite, Panginoon, ang pandemic, may crisis, Panginoon, marami kaming kababayan na nawalan ng trabaho, but Lord, you remain faithful sa iyong mga anak na hindi mo po kami pinababayaan. You always provide for our needs, O God, at talagang binibless niyo po kami. Thank you, Lord, sa lahat na nakatanggap namin, and may we always be reminded na kami ay steward lamang, kami ay pinagkatiwala mo lang sa amin ng mga bagay nito, na nawa maging faithful kami, kung paano namin ito magagamit, Lord, honoring you. And also, huwag namin makalimutan na ibigay kung ano yung nararapat sa'yo, and to really help din yung mga nangangailangan. Thank you, God. I pray po for the finance team na nag-handle ng mga finances na ito, nawa ay ma-allocate sa tamang mga kailangan pagkagastusan dito sa church, and magamit ko ito for the mission, O Lord, na mahayag ang iyong salita. Salamat po, Lord. We glorify you. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, maraming salamat po sa bawat isa na narito. For our announcement, tingnan po natin ang mga sumusunod. Sa pera. Ako, sayang. Ay, Diyos ko. Bawat barya, bilang na bilang. Ay, Diyos por santo. Sabi nga ng iba, ang lola mo, sobrang unat. La, sorry po. Kulang po ako ng 25. Ay, hindi pwede. Malaki rin yung pag naipon, ha? Wait lang po, La. Baka meron po ako. Minsan nga, medyo nakakahiya na. Bayad! Dalawa po kayo, La. Isa lang. Huwag munang sigilin ang apo ko. Eh, di nakatipin.
Kahit may gusto siyang bilhin. Ay, Nay, bagay sa'yo to. Hindi pa rin. Ay, naku, gastos lang to. Maayos pa naman to suot ko. Pero kahit ganyan siya? Bigyan mo ako ng one-piece ticket joy na may palabo at extra rice. Mm-hmm. May senior citizen card ako. Ang sarap pa rin niyang kasama. O, kita mo, ang laki na yung natipid natin. Oo nga po. Halika na, kaya tayo. Lahat sila nagtatanong, bakit siya ganyan? Pero hindi nila alam na si Lolang sobrang tipid. Lola! Ay, hello, birthday boy! Sobra-sobra kung magmahal. Kyle, surprise! Wow! Para sa'yo. Di ba yun yung matagal mo ng gusto? Wow! Salamat po, Lola! Ang galing talaga ni Lola, no? Ang hindi alam ni Lola, dahil sa kanya, ano to? Natuto akong ibalik ang pagmamahal na binibigay niya.
aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay ng aming mga lolo at lola. Dalangin ko po na sila ay patuloy niyong pagpalain ng kalakasan at kalusugan. Nawa din po kayo ay patuloy nilang sambahin at paglingkuran ng buong puso at katapatan. Kayo na po ang patuloy na gumabay sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so ngayon po, tayo naman pong dumako sa ating Bible reading. Open our Bible in the book of Romans, chapter 4, verses 17 to 25. Sige po, samahan niyo po akong magbasa. Romans 4, 17 to 25. Verse 17, as it is written, I have made you the father of many nations, in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. Verse 18, in hope he believed against hope that he should become the father of many nations, as he had been told, so shall your offspring be. Verse 19, he did not weaken in faith when he considered his own body, which was as good as dead, since he was about 100 years old. Or when he considered the barrenness of Sarah's womb. Verse 20, no distrust made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God. Verse 21, fully convinced that God was able to do what he had promised. Verse 22, that is why his faith was counted to him as righteousness. Verse 23, but the words it was counted to him were not written for his sake alone. Verse 24, but for ours also it will be counted to us who believe in him who raised from the dead Jesus our Lord. And lastly, verse 25, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. So blessed be the reading of God's word. So ngayon na naman po, ihanda po natin ang ating puso, ang ating tenga, isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pamagitan ni Pastor Rally Pantayman. A blessed Lord's Day to each and every one of you. Ganun din dun sa mga nakakasama namin sa online worship service. So nagpapatuloy po tayo sa ating panambahan at atin pong ipinapahayag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagtitipon ngayon. At alam po natin na isang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang tayo ay magkasama-sama physically. At ito pong pagsasama-sama natin ay kapahayagan ng ating pananampalataya, pagsunod ng may katapatan sa Panginoon. At ito pong buhay pananampalataya ay hindi po lingid sa bawat isa sa atin sapagkat ito po ang buhay na meron tayo bilang mga Kristiyano. So tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng aklat ng Roma. At ipinakita po sa atin ni Apostle Pablo kung paanong tayong mga makasalanan na imposibleng maligtas sa pamamagitan ng sarili nating mga gawa, ni pagsunod sa inutos ng Diyos ay hindi rin ito paraan upang tayo'y maligtas. Bagkus ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay namatay para tubusin ang mga makasalanan at ang kamatayan niya ay nagkakaroon ng epekto sa atin o bisa sa ating buhay kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. At sa patuloy pong pag-aaral natin,
si Apostol Pablo po ay naglatag ng halimbawa kung paanong ang Panginoon ay nagliligtas maging sa lumang tipan. So hindi po bagong doktrina o bagong katuoan ang inilalatag ni Apostol Pablo, bagkus ito po talaga ang paraan ng Diyos ng pagliligtas. At ipinakita po ni Apostol Paul yung buhay ni Abraham. Kaya nga po magpapatuloy po ang ating pag-aaral ngayon, no? Legacy of True Faith. So tayo po ay nasa part 2. At last week po ay tinalakay na natin ito. Ngunit dahil po sa kakapusan ng oras, ng mga panahon, sa dami po ng aking ibinabahagi sa inyo, ay hindi po natin natapos itong part 2. At ngayon po, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Ngunit bago po tayo tuluyang magsimula, manalangin po muna tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy pong hinihingi namin ang pagpatnubay mo sa ginagawa naming pag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami na maunawaan ang mga katotohanan na nais mong ipahayag sa bawat isa sa amin upang sa aming kalooban makita po namin kung paanong ikaw ay nagliligtas sa mga makasalanan, kami na patay dahil sa kasalanan. Ngunit ipinapakita mo kung paanong kami ay binibigyan mo ng buhay, kami na sumasampalataya sa iyo. Kaya nga po ang dalangin ko ng bawat isa na kasama ko ngayon, maging sa panunood sa aming online worship service, patuloy kayong mangusap at ipakita sa amin ang yaman ng iyong biyaya at kung paanong ang awa mo ay tunay na ipinahayag mo, hindi lang sa panahon ngayon, bagkus maging sa lumang tipan, ganito rin ang paraan mo ng pagliligtas. Samahan mo po kami, Panginoon, sa pag-aaral namin. At dalangin ko na ikaw po ay maitaas, mabigyan ng kaluwalhatian at karangalan. So tayo po magpapasimula dito sa titulo na Legacy of True Faith. At ang ating pag-aaral ay nasa Romans chapter 4, verses 17 to 25. So i-review po natin. Ito pong pag-aaral natin ay may pagtukoy sa legacy of true faith. At tatlong bagay po ang ipinakita sa talatang ito, no? Una, yung foundation. Dito po ipinaalam sa atin, reference of faith. Saan ba nang galing yung pananampalataya ni Abraham? Yan ba'y inimbento niya lang? Yan ba'y sinabi lang nung kung sino-sinong tao? Yan ba'y epekto lang nung kultura na kinagisnan niya? O ano ba ang foundation? Ano ba yung reference ng tunay na pananampalataya? Sa panahon po natin, marami ngayon nagkiklaim na meron siyang faith. Pero tanong, ano yung foundation ng pananampalataya mo? Tama ba? At dito, makikita natin yung pananampalatayang nakapagliligtas, mayroong tamang pundasyon. Kaya, siyasatin natin, tama ba yung pundasyon na meron tayo sa ating pananampalataya? Pag-uusapan po natin yan. At yung ikalawang bahagi, faithfulness. Dito naman po yung response ni Abraham sa natutunan niya o naunawaan niya na plano ng Diyos, no? Response by faith. So kung napakinggan natin ang salita ng Diyos, paano ka tumutugon? Kasi meron pong iba, pag napakinggan yung salita ng Diyos, abay, parang binabaliwala. So ano ba yung tamang tugon sa isang taong mayroong nakapagliligtas sa pananampalataya? Paano siya tumutugon? At makikita po natin yan sa buhay ni Abraham. At ganun din po yung fulfillment. Dahil si Abraham ay nanampalataya, ano ang resulta ng kanyang pananampalataya? At titingnan po natin dito kung paanong yung pananampalatayang katulad kay Abraham ay paanong nakinabang ang Kristyanismo sa kasalukuyan.
Ito pong pinag-uusapan natin ngayon, napakahalagang bagay po nito. Sapagkat maraming nag-aangkin na sila daw po ay papasok sa langit dahil sila'y naniniwala sa Diyos. Paalala ko lang po, maski si Satanas naniniwala sa Diyos, pero kailanman hindi siya ligtas. Bakit? Kasi hindi totoo yung pananampalataya niya. Kaya nawa ito pong pag-aaral na gagawin natin ngayon, pumukaw ng ating puso at isipan upang makita natin, tama ba ang pananampalataya na pinanghahawakan ko? Kasi napakahirap po na magkamali. Sa ngayon po, sa sitwasyon ng pandemya sa ating bansa, marami pong ginagawang attempt ng pagdiskubre sa vaccine na makakatulong sa atin. At ngayon po ang Russia, buong pagmamalaki, yung kanilang Sputnik 5 or V, ay ito po ngayon ay nasubukan sa kanilang bansa at sabi nila ito'y mabisa. At ngayon po, nakipag-partner ang ating bansa para subukan naman sa ating mga mamamayan. At ngayon po ay pinag-aaralan itong vaccine na to kung talagang magiging epektibo. At kung meron man itong minor na ang tawag doon, yung epekto sa atin na hindi maganda, titingnan din po. No? So kasi sinusubukan pa lang itong vaccine na to. Pero ito po yung mabuting balita. Ang pagliligtas ng Diyos, hindi po dumaan sa pagsubok. Kundi yung pagliligtas ng Diyos, nagkaroon agad ng katiyakan. At ito po yung nakita natin sa buhay ni Abraham. At ito po yung pinapakita sa mga talata. So pag-usapan natin, ang nakapagliligtas na pananampalataya ay mayroong pundasyon. Kaya nga ang tanong, where did Abraham derive his faith? At pinag-aralan po natin last time, sabi sa verse 17, pinakita sa atin na yung faith ni Abraham mayroong content. Sabi po, as it is written, I have made you the father of many nations. So saan galing yung pananampalataya ni Abraham? Ito po ay mula sa salita ng Diyos, God's Word. So ito pong God's Word na to ay, ito po yung sinusulat ni Pablo, as it is written. So ang tunay na pananampalataya, mayroong content, that is none other than God's Word. Ang pangalawa, meron itong conviction. No? So the moment you hear the Word of God, ipinapahayag mo rin ano ang mga pinapanampalatayanan mo. Ano ang pinaniniwalaan mo. At ito po yung nakita natin sa verse 17, in the presence of the God in whom he believe, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. So, kita natin dito yung dalawang bagay na pinananampalatayanan ni Abraham patungkol sa Diyos. He gives life. Kanino? Sa mga patay. And then he calls into existence. Alin yon? The things that do not exist. So yung conviction ng isang tunay na mananampalataya ay mayroong conviction coming from God's work. Hindi po tayo pwedeng maniwala sa mga bagay na patay. Mga bagay na hindi mapatunayan sa ating kapaligiran. Dahil hindi po ganoon ang nilikhang pananampalataya sa atin. Bagkus yung nilikhang pananampalataya sa atin, binigyan ng Diyos ng ebidensya. May ebidensya sa pagpapatunay na may Diyos. At ito po'y dapat sampalatayanan natin. Bagamat hindi ko sinasabi na lahat ng bagay na sinabi ng Diyos, sa kasalukuyan may ebidensya agad. Sapagkat may mga bagay na hindi kayang patunayan ng siyensya. Hindi kayang patunayan ng ating pakiramdam, ng ating mga pandama, ng ating paningin, sapagkat yan ay mga bagay ukol sa Diyos. Kaya nga po dito, ginagamit yung pananampalataya.
May mga bagay tayong nakikita, hindi may paliwanag, pero dahil sinabi ng Diyos, we have to believe. So, kung titignan natin, ano ang foundation ng tunay na pananampalataya? Una, it has a content of God's Word. Yung bang pananampalataya mo, hinango sa salita ng Diyos? Pangalawa, it has a conviction coming from God's work. No? Mayroong ginawa ang ating Diyos. At yung ginawa niya, ito'y nagdudulot sa atin ng pagsampalataya. Bakit? Yung mga bagay na yan, yung God's Word and God's work ay bahagi ng tinatawag nating divine plan. May plano kasi ang Diyos. Ang Diyos natin, hindi po siya ngayon lang nagpaplano. Kundi ang Diyos po, bago pa ang paglikha, nakalatag na ang mga bagay na nais niyang gawin. At kung paano niya isasagawa yung kanyang plano at kalooban. Kung paano ang isang arkitekto, bago magpasimula yung construction, sa isip niya, sa papel na kanyang plinano, nandoon na yung kumpleto. Nakikita niya na kung ano magiging itsura ng bahay. No? Ganun po ang mga arkitekto, ganun ang mga engineers. Kaya hindi po may kakaila, ganun din po ang Diyos. May plano siya. At yung plano niya ay nilatag niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita at makikita natin, God is at work in our history. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na walang Diyos. Kaya ito pong foundation ng pananampalatayang katulad kay Abraham, meron pong ganitong content. Kaya po ipinaalala ni J.C. Ryle, let us receive nothing, believe nothing, follow nothing which is not in the Bible, nor can be proved by the Bible. San ba galing ang pananampalataya natin? Baka yan sa pakiramdam. O kaya naman sa panaginip. No, meron po kasing ganun eh. O kaya naman, pinagkasunduan ng grupo ng mga tao at ginawang tradisyon. Importante na ang pundasyon ng pananampalataya natin ay nagmula dun sa what is written. At dagdag ko pa, knowing the will of God begins with knowing the Word of God. Alam mo ba yung kalooban ng Diyos? O gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, magpapasimula yan kung nauunawaan mo ang salita ng Diyos. Kaya tayo po sa pag-aaral natin dito, sinisikap kong ilatag ang salita ng Diyos. Sinisikap ko na ipaunawa ito. Ngunit alam ko po na hindi ko kayang gawin yon. Kaya nga po ang panalangin ko sa banal na Espiritu, yung po bang buksan ng Panginoon yung ating isip, yung ating puso. Nawa yung Holy Spirit, makaulayaw natin upang makita natin ano ang nais ng Panginoon. Upang malaman natin sino ang Diyos. Because this is the foundation of knowing the will of God. Salamat sa Panginoon dahil hindi siya naging tahimik. Hindi siya nanonood lang. Nagsalita siya. At may ginagawa siya. At ito yung pundasyon ng ating mga pananampalataya. Amen? Di po ba? Napakabuti ng Panginoon. Ngayon, kung merong pundasyon ng pananampalataya natin, abay hindi tumigil doon ng Diyos. At hindi rin tayo dapat tumigil doon. Bagkos, kailangan nating tumugon. At ito po yung ikalawang bahagi, faithfulness. How did Abraham respond in faith? So, tinalakay po natin ito nung nakaraan. Una, si Abraham po, he responded with confidence. At yan po yung makikita natin sa verses 18 to 19. Sabi po sa verse 18, in hope, he believed against hope. Si Abraham po, nung natanggap niya yung pangako na magkakaanak siya, na singdami ng bituin. Sabi pong ganon sa aklat ng Genesis. Sabi po, his own body, which was as good as dead,
since he was about 100 years old. Can you imagine? 100 taon ang kanyang kalagayan. Or when he considered the barrenness of Sarah's womb. No, ito po yung nakasulat sa verse 19. No, kung titignan nating maigi, ang isang tao na 100 taon na, magkakaanak pa ba yon? Sabi nga nung iba, tuyot na. No, kaya imposible eh. And then yung asawa niya, maski kailan, hindi pa nagkaanak. Meron kasing barrenness, baog yung kanyang asawa. Kaya dito, ito yung realidad ng sitwasyon. Pero ano ginawa ni Abraham? In hope, he believed. Sabi pong ganun sa verse 18, that he should become the father of many nations as had been told, so shall your offspring be. Yun ang sabi ni Lord sa kanya eh. So kita natin dito yung confidence ni Abraham, mayroong hope in faith. Saan siya umaasa? Anong tugon niya sa narinig niyang pangako ng Diyos? Andun po yung pag-asa niya. Sa sitwasyon ngayon na meron tayong pandemya, no, nababalitaan natin ngayon, very prevailing, ang maraming tao ang nadedepress. Maraming tao ang nalulungkot. Parang hopeless ang kanilang mga pakiramdam. Kaya nga po, kailan lang nanawagan ang ating pamahalaan na ang mga iglesia ay magbigay ng counseling sa kanilang mga members. Sa dami daw po ng mga nagiging psychiatric problem ngayon. Anong dahilan? They are losing hope. O kaya naman, meron silang inaasahan dati, kaya lang kanino ka umaasa? Dito po si Abraham. Maski na imposible, alam niya kung kanino siya aasa. Yung mga tao, paasa lang eh. Di po ba? Kaya ang daming nasasawi at nasasaktan. Pero si Lord, pag sa kanya ka umasa, hindi ka mabibigo. So si Abraham, he has confidence because he had hope in his faith in God. Ang pangalawang response na makikita natin kay Abraham is he was challenged sa kanyang pananampalataya. Sabi sa verse sa Genesis chapter 17 verses 1 and 2, ito po yung sitwasyon nila Abraham. Nang 99 na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. No, yun ang sabi ng Panginoon kay Abraham sa verse 2. Sa verse 17, dumaan ang maraming mga panahon, muling nagpakita ang Panginoon kay Abraham. At nung nagpakita ang Panginoon, sabi, muling nagpatira pa si Abraham. Ngunit, napatawa siya nang kanyang maisip na siya'y matanda na. Take note, ang unang response ni Abraham, nung natanggap niya yung pangako, medyo ngingisi-ngisi siya. No, parang Pilipino lang eh. No, pag hindi naniniwala, ngingisihan ka lang. Ano? So si Abraham, napangisi siya. Ito po yung sabi niya sa sarili niya. Magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? No? At si Sarah, maglilihi pa ba siya gayong siya'y 90 taon na? Ito yung nagbabother sa isip ni Abraham nung una niyang marinig yung pangako. Marahil tayo nung narinig natin yung salita ng Panginoon. Minsan, hindi tayo agad makapaniwala eh. So, ito po yung tinatawag natin na weak faith. Pero itong weak faith ni Abraham, hindi po nanatili. Sabi sa verse 19, he did not weaken in faith when he considered his own body, which was as good as dead,
since he was about 100 years old, or when he considered the barrenness of Sarah's womb. So dito, yung challenge kay Abraham, yung weak faith niya, napagtagumpayan niya. Weak faith overcame. Dahil sa pananampalataya natin, doon tayo nagsisimula eh. No, meron po ditong ilan. No, o marami po sa atin, weak ang faith natin. Pero tandaan po natin, kung meron tayong weak faith, hindi po dapat manatili na ganun lang yon. Kailangan nating ma-overcome, mapagtagumpayan yung mahinang pananampalataya. Pag sinabing weak, it means hindi pa sapat ang iyong pagkaunawa patungkol sa Diyos. Marami ka pang hindi alam sa Panginoon. Hindi mo pa siya lubos na nakikilala. No? Kailangang lumago ang pananampalataya. Ito pong weak faith ay tinawag ding little faith. Sa Matthew chapter 8 verse 26, ang mga unang disipulo ng Panginoon na naging apostol, and take note, itong mga apostol na to, they died for the sake of their faith sa Panginoong Jesus. Pero hindi kaagad mataas ang faith nila, kundi nagsimula sila na yung faith nila ay kakalampot. Kaya nga ilang beses silang nire-rebuke ng Panginoon. At dito sa Matthew 8:26 sabi, "And he said to them, why are you afraid, O you of little faith?" No, yan ang rebuke ng Panginoon sa kanila. "Then he rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm." Yung sitwasyon po dito, ang Panginoong Jesus kasama yung mga disipulo, sila ay namamangka. At biglang nagkaroon ng tila ba gayolanda na bagyo sa dagat. At anong ginagawa ni Lord at this time? Natutulog. Kalmado si Lord. Pero yung mga alagad, natakot. Can you imagine? Kasama naman nila si Jesus, pero natatakot sila. Ilan po sa atin ang ganun? Alam mo namang hindi ka iiwan, di pababayaan ng Panginoon, and yet, natatakot ka ngayon. Nag-aalala ka ngayon. No, minsan, mas takot pa tayo sa virus eh. Kaya po yung iba, takot umaten sa face-to-face worship eh. Kasi mas takot sa virus at hindi nila mapaniwalaan na kaya silang ingatan ng Panginoon. At kayo pong mga narito ngayon, congratulations. Alam ko, hindi kayo takot sa virus. Mas naniniwala kayo kay Lord. So somehow, yung ganito pong practice na kung saan mas takot tayo sa bagyo kesa sa pagsama ng Panginoon, little faith po yun. At yun ang nire-rebuke ng Panginoon. Sa Matthew chapter 14, verse 31, Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "O you of little faith." So dito naman ang sitwasyon, si Peter, si Pedro po, nakalakad sa tubig. Among the disciples, si Peter lang ang naglakas ng loob na lumapit kay Jesus nung makita niyang naglalakad sa tubig. At talagang tapang ni Pedro eh, bumaba sa bangka nung sinabi ng Lord, "Come, baba siya eh." Kaya lang habang naglalakad na siya, nakita niya yung laki ng tubig, malakas na ihip ng hangin, kinabahan na siya. Natakot na siya, and then unti-unti siyang lumubog. Sabi ni Lord sa kanya, "Why did you doubt?" Meron ng experience si Peter ng kakaibe. Bakit? Kasi humakbang siya. And that is faith. Kaya lang there are times yung faith, dahil sa nararamdaman, dahil sa nakikita, dahil sa nababalitaan, yung faith humihina eh. Ganun nangyari kay Peter at nirebuke siya ng Lord. Bakit ka nagdududa? Marahil yan din po sinasabi sa ilan sa atin ngayon. Kaya hindi mo maranasan yung ginagawa ng Panginoon. Baka nagdududa ka ngayon eh.
nagdadalawang isip ka. So si Peter, yun ang rebuke ni Lord. Kaya nga yung little faith, it must be overcome. Sa Matthew chapter 16 verse 8, isa ba pong classic example. Kausap po ni Jesus yung mga disciples niya at nirebuke niya itong mga disciples niya. Kasi nag-aalala sila, wala silang tinapay. But Jesus, aware of this, said, "O you of little faith, why are you discussing among yourselves the fact that you have no bread?" Wala ka bang tinapay? Ito po yung mga basic needs eh. Pero, naniniwala po ba kayo bilang mananampalataya, yung buhay natin nasa kamay ng Diyos? Nothing will happen to us kung hindi ipapahintulot ng Panginoon. Do you believe that? Pinangahawakan mo ba yon? Nothing happens by chance. Everything happens for a purpose. Kaya nangyayari yan sa'yo, God has a purpose. God has a plan. Kasi simula po nung sumampalataya tayo sa Kanya, tandaan po natin, yung buhay natin nasa kamay na ng Panginoon. Siya ang magbibigay katiyakan na siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa atin, ipagpapatuloy niya to hanggang sa muli niyang pagbabalik. He who began a good work in you, he'll be faithful to complete it. Romans 8:28, God causes all things. Take note, all things. Pag sinabing all, may natira ba? Kaya ano ba yung pinagdadaanan natin ngayon? Yung little faith natin, it must be overcome. At yun po ang rebuke. Bakit? Pagka nanatili itong little faith na to o seemingly no faith at all, ito po yung sinabi ni Santiago sa chapter 1 verses 5 to 8. In times na mayroong mga problems, difficulties, ang paalala, kailangan natin ng wisdom. Kaya if any of you lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach and it will be given him. Ito po ang puso ng Panginoon eh. Kung kailangan mo, ibibigay niya. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi yung kapritsyo natin yung ibibigay ni Lord. Okay? Yung iba kasi hinihingi yung kapritsyo niya eh. Pero ang Lord po, kung kailangan natin, hindi niya ipagkakait yun. Pagkain ba yan? Gusto mo gumaling sa sakit? Gusto mo ng trabaho? Gusto mo ng asawa? Gusto mo mag... Kung yan po ay need, according to the purpose of God, ask wisdom from God. Pero, ang sabi pong ganun dito, but let him ask in faith without doubting. At dito po, binigyan ng emphasis yung doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. Okay, malinaw po yun. Huwag kang umasang tatanggap ka pagka meron kang doubt. Kasi ang taong nagda-doubt, sabi pang ganon, he is a double-minded man, unstable in all his ways. Ganon ang nagda-doubt eh. Pabago-bago isip. Maglilingkod ako kay Lord. Ay hindi, wag na lang. Ay hindi, susunod ako sa Panginoon. Maski ano mangyari. Ay teka lang. Dami ko pa palang gagawin sa bahay. Hindi ako maapektuhan ng virus. Pero, ay teka lang, nagka-COVID yung kapitbahay namin. Huwag na lang kaya, hindi na lang ako lalabas. Pagka ganun ang katangian natin sa ating faith, don't expect anything from God. Ano ba ang plano ni Lord? Minsan po nagpe-pray ako, Lord, kung magkakasakit ako,
paano po ako magagamit sa church? Pag magkasakit ako, may pastor po bang papalit sa akin para manghawal ng word mo? Kung ipahintulot ni Lord yung pagkakasakit ko, tingin ko mayroong mga mangangawal na itatayo ang Lord sa church. Kung papahintulot. Pero kung wala pa, at may pinagagawa pa sa akin ng Panginoon, alam niyo po, yung sakit na yan, hindi dadating sa akin. Naniniwala po ba kayo, ganyan din si Lord sa inyo? Sino magpo-provide sa pamilya mo? Yung pangapanggastos. So kung magkakasakit ka, ano mangyayari? God knows. So kung double-minded ka, then you're doubting. Kaya nga po itong double-minded, unstable in all his ways. Wala kang aasahan sa kanya. Minsan magko-commit yan. Sige, sama ako dyan. Pero pagka-time na nung pagpunta sa lugar, wala na. Absent. Daming dahilan. Kasi sumakit ang ipin, natanggal yung kuko. Unstable in all his ways eh. Don't expect. Kaya nga po yung little faith, it must be overcome. Sabi po ng isang quotation, many grow up in church but never grow in Christ. They know hymns, no, yung mga awitin, but they don't know Him. Yan ang problema. Maraming alam na kanta, gustong gusto yung kantahan, pero hindi pala kilala ang Panginoon. Nakakatakot po yan. So ang pangatlong makikita natin sa faithfulness is commitment. Sabi sa verse 20, si Abraham po sa kalagayan niya, sabi ni Paul, no unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he had promised. Take note. Fully convinced that, ulitin ko lang, God was able to do what he had promised. So kung yung pangako ng Panginoon, ipinahayag niya, ipinaalam niya, kailangan dumating tayo sa kalagayan that we must be fully convinced. Are you fully convinced sa pangako ng Panginoon? Minamaliit natin ang Panginoon kung may ipinangako siya sa atin at hindi natin kayang paniwalaan. Tama? Ikaw na lang eh, kung tatay ka, nangako ka sa asawa mo na ganito gagawin, o sa anak mo, tapos ayaw maniwala ng anak mo, sabi, di ba nakakasama ng loob eh? Di po ba? Nangako ka eh. Gustong-gusto mong gawin yun sa kanya. Pero nung sinabi mo sa kanya, nung ipinaalam mo yung pangako mo, yung plano mo, sabi nung anak mo, Ganun po ang sa Panginoon. Nangako siya, tapos hindi mo mapanghawakan, you are insulting God. Pero si Abraham, hindi po. Hindi ganun ang ginawa niya. At ipinakita niya yung pagiging fully convinced niya sa pamamagitan ng pamumuhay niya. He gave glory to God. Grabe, no? So meron siyang growing faith. So being a Christian is more than just an instantaneous conversion. It is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ. No, yan po yung sabi ni Charles Spurgeon. So faithfulness, nagkaroon po ito ng conclusion dun sa talata na binabasa natin. No? Yung conclusion, yung righteousness through faith. Yan po yung pinuprove
ni Apostle Paul. No, na si Abraham, yung righteousness niya is true faith. Kasi nga po, sa Hebrews 11 verse 6, ano sabi sa atin? And without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Niniwala, dapat ganyan po ang paglapit natin sa Diyos. With full conviction, God exists and He give reward. So righteousness, true faith. That is why his faith was counted to him as righteousness. So dito po yung faith ni Abraham, ito yung nakasalig dun sa tinatawag nating divine purpose. Kasi may plano ang Diyos eh. May gustong gawin ang Diyos sa mga pagkakataong ito. Do you believe? So gusto ko pong bigyan ng emphasis to, no? Sabi kasi dito, that is why. So ang tanong, why Abraham's faith was counted as righteousness? So ano yung natutunan natin? Una, he has hope in faith. He believed in God's plan to be fulfilled in spite of human weakness and frailty. Matanda na si Abraham, baog yung asawa niya, and yet, he believed, he hoped in faith. Pangalawa, weak faith overcame. He recognized yung kanyang limitation, but he did not lose confidence. Kanino? Sa Diyos, na tapat, na nangangako. At ang pangatlo, si Abraham mayroong growing faith. Hindi po tayo dapat manatili sa ating weak faith na nagda-doubt. Importante po na makumbinsi tayo sa ating kalagayan bilang mga nananampalataya sa Panginoon. Ano, humingi tayo ng tulong sa Panginoon na lumago ang ating pananampalataya. Sikapin natin yung mga pamamaraan upang yung faith natin lumakas, tumibay. Paalala ko lang po, yung mga hindi marunong mag-quiet time, sila po yung mahihina ang faith. Pero yung mga nagpa-practice ng kanilang daily devotion, ito po yung mga taong lumalago ang kanilang pananampalataya. So with regards to this, tandaan natin yung hope in faith, mayroong awareness of the truth. No, yan po yung intellectual content, not superstition. Okay? Yung iba po kasi, yung pinaniniwalaan, superstition eh. Mga pamahiin. Mga kung ano-anong mga experience ng tao na sinasabi, ito'y totoo. Minsan panaginip ng tao, sinasabi, ito yung kalooban ng Diyos. Hindi ho ganun yung faith ni Abraham. Si Abraham nagkaroon ng awareness sa salita ng Diyos. Pangalawa, itong weak faith, dito po dumating yung approval of the truth known. Ito po yung intellectual assent. Hindi po ito fanaticism. No, ito po yung struggle eh. Yung po bang sa simula parang alanganin ka dun sa napakinggan mong salita ni Lord. Normal po yun. Pero hindi dapat manatili doon. So kailangan ng approval. Ito po yung sitwasyon na yung salita ng Panginoon, unti-unti nagsisink in sa'yo. Unti-unti, ah, yung pala yun, ganun pala yun. And then, until time come, marirealize mo, yes, approve. At ito po yung isang content, no, yung assent na bahagi ng faith. And then, yung growing faith, ito po yung nagpapakita ng application of the truth. Ito po yung intellectual action. Take note, not emotionalism. Marami po kasing tao, akala nila faith, yung mataas ang emosyon, tapos sumusunod. Ganyan po yung maraming mga mangangawal. Eh, no? Meron pong mga ganyang mangangawal. Patataasin yung emosyon mo,
Hindi, pag mataas na yung emotion mo, patataasin din yung payong. I mean, ang daming pinagagawa. Kasi ang taas ng emotion eh. So, susunod ka. And then, pagka natapos na yung sensation ng mga bagay na yon, mapapaisip ka, ba't ko nga ba ginawa yun? Kumbaga, ginawa mo yung isang bagay na hindi mo talaga pinag-isipan. Dahil mataas lang yung emosyon mo. At ganyan din po yung mga nagtitinda. Maski sa online. Last days po ito, boss. Order na kayo. Papakita yung promo nila. Oops! Andito po, magdi-deliver na. Mag-desisyon na po kayo ngayon. Pinatataas yung emosyon mo eh. Napakaganda po nito. Ang dami mga pangako. Pero dapat mag-desisyon ka na ngayon. Ganun eh. Patataasin yung emosyon mo and then, kailangan mabilis ka mag-desisyon. Emotionalism. Ang totoong faith, it is not emotional. Hindi ka driven ng emosyon sa pagsunod. Kundi meron kang intelligent action. Trust. Commitment to obey. So knowledge, assent, trust. Yan po ang content ng true faith. And then, ito po yung huli na pag-uusapan natin, fulfillment. What is the result of Abraham's faith in relation to Christianity? Una sa verses 23 to 25, sabi, but the words it was counted to him were not written for his sake alone, but for ours also. So ibig sabihin, yung faith na katulad kay Abraham, it has a continuity. Bakit po ba naisusulat ang salita ng Diyos? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 sabi, all scripture is inspired by God and it is useful. Para saan? For teaching the truth, for rebuking errors, correcting faults, and giving instruction for right living. So that the person who served God may be fully qualified and equipped to do everything kind of good deeds. So take note, kaya naisulat para sa kapakinabangan ng nakararami. So Romans 15 verse 4, everything written in the scripture was written to teach us in order that we might have hope through the patience and encouragement which the scriptures give us. So there are things in scripture na makikita natin, they model to us paano ba mamuhay sa pananampalataya. They model to us what God is doing in their lives. And by that, nagkakaroon tayo ng kaunawaan paano kumilos ang Diyos maging sa panahon natin. Take note, ang Diyos natin hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya kung paano kumilos ang Diyos sa lumang tipan at sa bagong tipan na binabasa natin, since we have the same God, ganyan din po ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Pwede ho bang palakpakan natin ang Panginoon? Grabe ang Panginoon. Kaya nga po ang paalala sa atin ni Daniel Webster, education is useless without the Bible. Kaya po, huwag nating alisin. Anak mo ngayon, pinag-aaral mo, sinisikap mong makapag-aral, pero may alam ba yung anak mo sa salita ng Diyos? Naintindihan ba niya yung laman ng Bible? Si Daniel Webster mismo nagsabi, it is useless. Yung education sa ating kultura, sa larangan ng pamumuhay, it will be useless kung wala ang kaunawaan sa salita ng Diyos. So in view of fulfillment, sabi sa verse 24, it will be counted to us who believe in Him. So pwede pala na maranasan itong righteousness through faith. If we believe in Him, sinong Him? Who raised from the dead, Jesus our Lord. So mula sa talatang ito, makikita natin na sa fulfillment, mayroong confession.
upang tayo ay makawanas ng kaligtasan. Ano yung confession na yon? I-advance lang natin yung Book of Romans. Sa chapter 10, verse 9 to 10, sabi, "Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord, believe in your heart that God raised Him from the dead, ano resulta? You will be saved. For with the heart, one believes and is justified." Wow, napapawalang sala. "And with mouth, one confess and is saved." So, etong confession na to, ito po yung confession na ng mga Christians sa New Testament. I-compile natin yung confession ni Abraham ayon sa Romans 4:17. Sabi, he believed that God who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. No, yan po si Abraham. Yung Christian sa Romans chapter 10 verse 9. "Confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead." Tingnan niyo po yung parallel nung dalawa na yan. Yung when we believe that God gives life to the dead, it means you believe in view of resurrection. Okay? Yan yung kay Abraham. Sa New Testament, if you believe that God raised him from the dead, again, this is in view of resurrection. So palayas yung faith, dapat naniniwala ka na yung patay, kayang buhayin ng Diyos. Pangalawa, si Abraham, he believed that God calls into existence the things that do not exist. So this is in view of creation. Sa Romans 10:9, when we believe that Jesus is Lord, again, this is in view of creation. Sinong Panginoon ng langit at lupa? We must believe na si Jesus, siya ay Panginoon. Siya ang, pag sinabi nating Lord, He is Creator. Pag sinabi nating Lord, He is a Sustainer. Siya yung nagpapapanatili at nagbibigay ng buhay. At sa kaligtasan, importante, pinananampalatayanan natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ni John Calvin, "Let us understand that there is no salvation whatsoever outside of Jesus Christ, for He is the beginning and the end of faith." Yan po yung sabi ni John Calvin. So si Jesus Christ po, siya po ang tinutukoy dun sa pananampalataya na ipinapahayag ni Abraham. Bakit? Ano bang ginawa ni Jesus? Niliwanag po sa verse 25. Ito po yung huling talata. "Who was delivered up for our trespasses and raised for our justification." Bakit po namatay ang Panginoong Jesus? Dahil kaninong kasalanan? Sa atin. Pero hindi po siya nanatiling patay. Siya ay binuhay na muli. So, sabi pong ganun sa 1 Corinthians 15 verse 17, yung pagkabuhay na muli ng Panginoon, napakahalaga nito sapagkat sabing ganun, "And if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins." Mananatili tayo sa kasalanan natin. Sa Hebrews 10, 12 to 14, "Christ, however, offered one sacrifice for sins." Take note. Isang beses lang, inalay ni Jesus yung katawan niya, yung buhay niya para sa kasalanan. "An offering that is effective forever. And then He sat down on the right side of God." So again, yung view ng kamatayan, hindi natatapos dun yung kwento. Siya'y nabuhay na muli at umakyat sa langit. Nasa piling siya ng kanyang Ama. "There He now waits until God puts His enemies as a footstool under His feet."
Take note. Ano inaantay ni Jesus? Lahat ng mga kaaway niya. Lahat ng umaaway kay Jesus. Ibig sabihin, lahat ng mga nagre-rebelde, lahat ng hindi sumuko sa Panginoong Jesus, time will come. They will be under His feet. With one sacrifice then, He has made perfect forever those who are purified from sins. So ang fulfillment, nakatuon dun sa Christ work. So, yung natapos na gawain ng ating Panginoon. Kasi nga yung work ni Christ is what we call divine propitiation. No, nagbigay ito ng pampalubag loob. Nag-alis ng galit ng ating Diyos. Kanino tayo nagkasala? Sa Diyos. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, naalis ang kasalanan at yung galit ng Panginoon, ng Diyos, natanggal din. Yun po yung propitiation. So, what did Christ's death accomplish? Sabi ni J.I. Packer, it redeemed us to God. Sa Diyos tayo tinubos ng ating Panginoong Jesus. Dahil kung may na-offend sa paggawa ng kasalanan, that is none other than God Himself. Pero ang bait ng Panginoon, kasi siya din ang nagplano upang maging posible ang kaligtasan. Pinadala niya yung kanyang kaisa-isang anak. So in summary, etong pag-aaral natin ngayon, yung legacy of true faith, it has a foundation, divine plan. No, dapat dun galing ang ating faith. Looking forward to Christ. Christ as a promise. No, ganyan si Abraham eh. Ang tinatanaw niya, yung pagdating ng tagapagligtas. And then yung faithfulness, importanteng response sa salita ng Diyos. Kasi yung faithfulness natin may pagtanaw doon sa divine purpose. Ito'y looking inside to Christ. Anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon? At dito nalilikha yung Christ-likeness sa bawat believer. Ito po yung totoong Christianity. Yung totoong Christianismo, mayroong Christ dun sa kanilang faith. Hindi po totoong Christianismo yung pananampalataya na hindi nagbabasa ng Bible. Yung buhay nila hindi nagiging kawangis ng Panginoong Jesus. Hindi po totoong faith yun. Because Christianity always result dun sa mga believer to become like Christ. And then lastly, is the fulfillment. Divine propitiation. Ang Diyos po, mayroong pagliligtas na ginawa. At yung ginawa ng Panginoon, tayo as a Christian, we are looking backward at the cross of Calvary. Kasi nga, yung pangyayari kay Christ is a history. Okay? History. Ibig sabihin, it happened in the past. Pero, though it happened in the past, still, nagbebenepisyo tayo. At upang maranasan natin yung benepisyo sa ginawa ng Panginoong Jesus, it is important for us to exercise our faith. So si Abraham, yung kanyang pananampalataya, ganun din pong pananampalataya ang hinihingi sa atin. So, we have seen here the legacy of true faith. Hamon ko po sa bawat isa. Do you have that kind of faith na katulad kay Abraham? Yung faith ni Abraham, that is also the Christian faith. At yung Christian faith na yan, importante, nagmamanifest sa atin. Pakitapik nyo nga po yung katabi nyo.
Do you have this kind of faith? Mag-alcohol na lang kayo mamaya. Ah, hindi maabot. Social distancing. Pero importante po, hindi man natin maabot yung katabi natin ngayon, pero inaabot natin si Lord by having the true faith. I hope and I pray sa bawat isa na nandito ngayon at sa bawat na nanonood sa atin, may we have this kind of faith, the saving faith. Sige po, may we just come to the Lord. May we just worship Him. May we sing this song. Yes, Lord. Sige po, let us just tune our heart. Sige po, let us just tune our hearts, our mind, sa ating Panginoon. You know my way. Even when I fail you. I know you love me. Surround me. Surround me. Yes. In every
Father God, we thank you so much for you have shown us that your work has been accomplished at the cross. Alam po namin na naging matagumpay ang pagtubos sa kasalanan. Dahil ang Panginoong Jesus ay muli mong binuhay. We know that you have accepted the payment of sin through your Son who died at the cross. Salamat, Panginoon. Tunay nga po na tiyak ang kaligtasan. May pagtubos sa kasalanan. May kaligtasang naganap. At kami po ay sumasampalataya sa iyo. Ganun din, Panginoon, ang bawat isa na nakakasaksi sa pagsamba nito. May you give them the faith that will grow towards Christ-likeness. Salamat sa katiyakan ng kaligtasan, Panginoon. At nais po namin ipagpasalamat sa iyo ang kaligtasan ito na ginawa mo. Tunay nga po na kawapat dapat kang puwihin, sambahin, pasalamatan at ang buhay na ibinigay mo sa amin na kawapat lamang na ito'y ialay sa iyo at mamuhay kami ng ayon sa iyong kalooban. Panginoon, salamat sa awa mo. Salamat sa pagliligtas mo. Puwihin ka magpakailanman, Panginoon, sa buhay ni Abraham, Panginoon, at sa ilan pang mga tao sa lumang tipan, tunay na sila'y sumampalataya sa iyo at sila'y naligtas. Ganun din kami, Panginoon. Kami sumasampalataya sa iyo. Dahil ikaw, Panginoon, ay nabuhay na muli sa kamatayan. Alam namin na tiyak ang aming kaligtasan. Muli, Panginoon, we want to bring back all the praise, the glory and the honor to our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody say it's in agreement. Amen. Amen. Yes, round of applause. Pagkakataon po ngayon, patuloy po tayo na bago po magwakas sa ating panambahan, ay pinapaalala ko po no, yung wrap session, nakakatulong po ito sa bawat isa sa atin. And at the same time, patuloy na pagbulay-bulayan natin yung mga salita ng Panginoon na ating napakinggan. Bago po tayo tuloy ang mag-iwahiwalay, pwede po bang tayo po ay lumapit sa Panginoon and we will close in a benediction. Taas po natin yung kamay natin bilang kapahayagan na nais nating tumanggap sa Panginoon. Sa ating Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sa Diyos na nagpakilala kay Abraham, kay Isaac at kay Moises. Ganun din kay David at sa mga propeta. Siya na nag-iisang Diyos na nagpakilala maging sa mga alagad sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At maging sa panahon natin ngayon, siya ang Diyos na ating sinasamba at pinananampalatayanan na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. At sa Kanya na ating Panginoon at tagapagligtas, nawa ang biyaya ng Panginoon ay tanggapin ng bawat isa na sumasampalataya sa Kanya. May the Lord bless you
and keep you, and may the face of the Lord shine upon you, and may the gracious hand of our God be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everyone who agrees says Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. A blessed Lord's Day sa bawat isa po sa atin. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.